三了。我的不冤枉吗？我的不信阿兵吗？不能一来了。一来？我的信阿兵啊！我的不能一来了。我的不能一来了。我的不能一来了。我的不能一来了。我的不能一来了。我的不能一来了。我的不能一来了。我的不能一来了。我的siya ang anak ko. Kahit nasa harap niyo na siya ngayon. Lumigil kang bruha ka! Hindi totoo yan! Tumanda na kaya ako ng ganito sa kakahanap ng anak mo! Paano ang anak mong mapapangasawa ng apo ko? Paano yun nangyari? Ha? Miguel, sabihin mo nga sa kanya. Sige na, hindi ba ang sabi mo sa akin, di ba ang tunay na ino ni Saawol? Sabi mo sigurado ka na... Nahinig mo na kayo! Daisy, ikaw ba talaga ang tunay niyang ina? Silan mo ko at ang anak mo kay Romano. Si Saul Gim ba yun? Oo, tama. Anak ko nga si Saul. Ipinanganak ko siya ng pinanganak ni Lisette si Jeremy. Thank you.
masama, kabutihan. Nawala tuloy sa akin ang lahat. Alam mo ba kung anong pangarap ko? Simple lang. Katulad ng lahat ng tao, ang gusto ko lang. Makasama ang mga magulang ko. Magkakasamang kumain sa dulo ng araw at magkukwentuhan tungkol sa nangyari sa araw na yon. Gusto ko lang na maging masaya kaming tatlong magkakasama. Pero bakit? Inilayo mo sila sa akin. Bakit mo nagawang sirain ang pamilya namin? Bakit? Kinupkot na ng magulang ko nang wala kang mapuntahan. Pero bakit mo sila pinagtusa? Miguel, hindi ka tao mas masahol ka pa kaysa sa hayop! Tama na. Kung may gusto kang sabihin, pag wala ang mga anak ko, saka mo sabihin. Bakit? Tinablan ka ng hiya? Yung mga anak mo na napakataas ng tingin sa'yo, sina Jeremy, Kelly at Kaylee, sa tingin mo ba, hindi nila dapat malaman kung ano talagang puli ng tao ang kamalila? Ngayon, makinig kayo sa akin. Yung successful na ama nyo, ninakaw niya ang pine tree at ang kumpanyang pinaghirapan ng papa ko. At niloko niya ako para pakasalan siya. Hindi lang yun, ninakaw niya pagiplano ng John B. Palace. Para magawa niya yun, tinulak niya ang papa ko sa bangin. Tinago niya ng mahigit na 20 taon sa ospital. Hindi man lang niya hinayaan makita ng pamilya niya. Dahil sa kanya nabulag ang papa ko. Sa loob ng ospital, hindi niya pinabigyan ng kahit anong gamot si papa. At kamamatay lang niya ngayon. Akala niyo ba yun lang? Ang may gawa na nangyari sa Gilbert Orphanage, walang iba kundi ang papa niyo. Napakaraming mga inosenteng bata ang nailibing ng buhay doon. Matatakasan mo ang batas, pero meron kang hindi matatakasan. Ang kasalanan mo ano namang reputasyon mo kaysa sa kaligtasan ng iba. Ang lahat ng pamilyang hindi nakalimutan ang araw na yon. Silang lahat. Hinihintay kang magpaya. Daisy! Ikaw! Kasal na po ako kahit hindi kayo sang-ayon. Alam ko po, nasasaktan kayo dahil sa akin. Sisikapin ko pong maging maligaya ako sa piling ni Jeremy. Para mapatawad niyo po ako. Para sa akin, kayo po ang guro na hinahangaan ko. At ang pinakamamahal na ama ko. Magkita po tayo sa kasal po. Pupunta po kayo, di ba? Mamatay na kaming lahat? Ano bang kasalanan namin sa'yo? Napakatalim na nangyari nun! Oo nga, parang sobra naman ang ginagawa mo. Kahit hindi mo tunay na inas ng mama, bakit mo ginagawa ka sa langap mo niya? Kaya ba tumahimik ka? Bakit nakalimutan mo na ba ngayon ang ginawa mo sa papa ko? Sa tingin mo ba mababaw lang ang kasalanan? Ang kasamuan lang sa pagpatay. Ano sinabi mo? Wala akong ginawa! Naging ano ko si Jeremy kay Miguel, pero bakit? Tagarap ka rin naman ang anak ko rin ano? Wala ka talagang ginawa. Kung nalaman mong pinatay ni Miguel ang papa ko, nagbakasyon pa kayo para magkaroon kayo ng matibay na alibay. Sa lugar na yon, ipinagbuntis mo si Jeremy. Tapos nun, nagpagkapanganak mo. Ang lakas ng loob mo. Talagang ako pa ang pinag-aalaga mo sa'yo. Kung tumira ang kapit na tulad mo sa mismong bahay ko, dahil kailangan ko ang isang lokaloka na tulad mo. Nang sa ganun, mapatunayan ang lahat ng mga krimen na ginawa ni Miguel. Ano? Ano sabi mo? Makabit? Lokaloka? Tapos ka na ba ngayon? Ha? Hindi! Hindi pa nga ako nag-uumpisa. Sa iisang mesa tayo kumakain. Nilalabhan ko ang mga panlok mo gamit ang kamay ko. Bilang tao at isang babae. Alam mo ba kung gano'ng kalaking insulto yun sa akin? Alam mo ba yun, ha? At nung pagkapanganak mo, dahil masakit ang katawan mo, ako pa mismo pinagbabasahin mo ng dibdib mo!
sobra naman na kayo. Oo nga po. Kahit gano'ng galit yung kay Mama, ano ibig mo sabihin kami? Pagkatapos niya maging ina sa tatlong anak, ganyan ang sasabihin niyo? Tumigil kayo! Bata pa lang kayo. Wala na kayong bodo at hindi nag-iisip kong magsalita. Anong sabi niyo? Ganyan na kayo katanda. Sarili niyo pa rin ang iniisip niyo. Ni hindi niyo man lang kayo pakainin ang sarili niyo. Kung hindi kayo paglulutuan, hindi ba kayo nahihiya? Naalala niyo pa ba yun? Tinatawag yung baliwang mama ko nung may sakit siya. Hindi ko makakalimutan yun. Kung ano-ano panukuhan niyo, malalabas yung si mama ang nagdako ng mga kinuha niyo. Kahit na mga bata pa lang kayo noon, ang sasaba na ng ugali niyo, napakasalbahin niyo. Sa tingin niyo, may magmamahal sa inyo ng totoo. Nandiyan lang kayo sa kinalalan ninyo. Paano magsigisawal? Patawarin niyo ako. Alam kong ito sana ang pinakamasaya niyong araw. Pero ngayon ko pa napili na gawin ang bagay na ito. Alam niyo, ang bagay lang na pinagsisisihan ko, hindi ko magawang maghalit sa iyo, Jared. Pero lahat ng pinakita ko sa iyo, totoo lahat niyo. Bakit kayo ito ginagawa? Hindi ko na alam ngayon kung ano ang totoo. Pero kung namuhay tayo bilang isang pamilya, hindi ba dapat kinalimutan nyo na noon pa lang ang lahat ng galit at buhot? Hindi. Kung patatawarin ko ang mga taong pumatay sa mga magulang ko, sino maghihigap niya para sa kanila? Kahit na, parang sinasaksak ko ang sarili ko. Hinintay ko ang araw na ito. Ano ba nangyari, ha? Ayoko naman, okay? Hoy!
buhay ni Miguel. Ako na ang tatapos sa iyo ngayon. Bakit ho? Ano ba nangyayari sa inyo? Ano? Ano nangyayari sa akin? Ikaw walang hiya ka. Isipin mo nga ang ginawa mo. Sa lahat, ikaw! Ikaw ang pinakamasama! Natiwala na po siya! Nakikiusap ba matumigil na kayo? Paano bang hindi ako magagalit? Ha? Alam mo na rin, di ba? Ang Saul Gium na yon, anak ng Romano na ito! At ang Daisy na yon, kahit na ilang beses pa niya kaming niloko, bakit hindi ko man lang pinigilan ang anak niya ang pagkasalanan? Mahal ko ka po! Ha? Bakit? Anong plano mo? Papabagsakin mo ulit si Miguel? Ano? Ha? Ikaw! Walahiya ka! Anak ko si Saul. Ano ito? May kukunwari ka, hindi mo alam o hindi mo talaga alam? Ha? Ginagawa ko. Hindi dapat yung mga kinaalala ko. Nasa na ba sila? Dapat habulin ko ang babaeng yan, Daisy! Ano may sinasabi na? Yung mama ni Miguel. Ilang papawala niya ako. Ano na lang yun? Mabubuhay ngayon. Si Daisy, pati ikaw, kayong dalawa niloko niyo ako. Thank you.
Listen ka na ba? Mga, yung mga dokumento na itinatago ko sa inyo. Nasa inyo ba? Oo, nasa akin pa. Tinago kong mabuti para walang makakuha. Huwag mo nang alalahanin yun. Magpalakas ka na muna ngayon. Nasaan ako? Ay, ba't nasa hospital ako? Bakit dito? Grabe kaya ang nangyari sa'yo? Saan mo kita gustong dali? Tumahimik ka nga dyan. Tatawagin ko yung doktor. Ha? Hindi ako mamamatay mag-isa. Isasama ka na sa impyerno kung yun ang gusto mo. Papa! Ikaw yan, Papa? Huwag mo nga siyang tawagin Papa, Carlo. Hindi mo ba alam na wala na tayong Papa ngayon? Namatay din si Papa nung araw na namatay si Mama. Hindi ko po kailangan ng pera. At hindi ko rin po kayo kailangan. Kaya huwag niyo na po kami bibisitahin. Kung papatawarin ko ang isang ama na hindi man lang pumunta sa libing ni Mama, siguradong iiyak si Mama habang nasa langit siya. Tara na. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita si Jeremy na magkaganon. Mahal na mahal ni Jeremy si Daisy. Ako na lang sana ang ginantihan niya. Ba't pati yung anak kong walang kasalanan? Walang iyang babae yun. Kahit na ano pang gawin ko, hindi ko maubos maisip kung paano niya nagawa yun sa batang pinalaki niya sa loob ng 25 taon na parang sarili na niyang anak. Tapos parang ang gusto niya pang mangyari, mamatay na tayong lahat. Sabi na nga ba, wala akong tiwala sa Saul na yan. Kahit ang mukha siyang mabait, nakikita ka pa rin mukha siyang traitor. Sige nga, sabihin niyo, sino dito sa atin ang hindi totoong suporta kay Saul? Kayo, Mama! Nakalimutan niyo na po ba yun? Nung nakulong sila, hindi ba't gustong-gusto niyo silang magkabalikan? Ba't ako lang ang sinisisi mo, ha? Ikaw, nakalimutan mo na ba kung paano mo siya itrato noon? Hindi ba para siya prinsesa? Ay, talaga ito. Ang tanda mo nang iyan, hindi ka pa rin marunong mag-ilapis ng tao. Ganun ka na tingin mo sa kanya? Ba't nahimik ka lang at nagpapalakas ka pa sa kanya? Kung kailan naman yun? Di ba ginawan mo pa nga siya ng mga formal dress? Tapos sabi mo pa siya ang boss sa bahay na to. Limot mo na ba? Ano ba pinagsasasamin yung dalawa dyan? Ha? Si Saul Guillermo. Siya pala ang anak ni Romano at ng asawa ko. Chairman, malaki problema. Dumating na po ang bills natin. Ano? Bills? Bukod sa utang, ano pa sinasabi mong bills? Expired na po yung mga extension at nagkasabay-sabay po lahat. Bukod doon, yung nide-deposit ni Heather Shee. Wala pong palita. Naloko ko ni Daisy. Napakarami kong pera na napunta kay Heather Shin! Ay, pabira! Papa, sa nakuha kong impormasyon, meron po talagang business cycle na nagangalang Heather Shin. Real estate ang business niya. Meron po nakuha kong impormasyon. Ay, Diyos ko. Papa, huwag mo sabihin sa akin na nakipag-deal kayo kay Heather Shin. Huwag kang mag-alala. Walang pwedeng manloko sa akin pagdating sa pera. Sekretaryo, sabihin mo, sinong partner ni Heather Shin? Si CEO Charisong po, sir. Charisong? Sige, puntahan natin siya. Ngayon na! Nasa ka, Charisong? Lumabas ka! Ano pong kailangan mo? Mula last month, ako nang may-ari ng college number. Ano? May-ari? Bago yata ang contact number niya. Baka sakaling meron po kayo. Balita ko, lumipat siya ng France. Hindi ko alam ang bago niya number. Papa! Daisy! Kasi kasuhin niyo muna yung bills. Paalamin ko kung paano makausap si Heather Shin. Kailangan niyo pong magmadali ngayon. Wala ng oras pa. Oo, tama. Sige na. Bakit hindi po pwede? Bakit po ganun? Hindi nyo naman kami bagong ka-partner. Sa loob ng 20 years, kayo ang bangko ng Bogging Group. Pasensya na, pero ngayon, wala talaga akong magagawa. Ay, meron ba nagko-control sa inyo? Sino ang pangas na yan? Hindi nyo ba ako kilala? Ako si Miguel Kang! Chairman.
Sir. Hindi kaya. Chairman, pakiusap. Tulungan niyo po ako. Baka may konti nang hindi pagkakaunawaan. Huwag lang si Daisy, paniwalaan niyo. Alam niyo po ang totoo. Ako talaga ang niloko niya. Chairman, bigil ka. Usap tayo sa kanya. Chairman, teka lang po sandali. Hindi na dapat patuloy. Hindi mo lang pinatigil ang construction ng pinagbagsakan niya. Kasalanan mo rin ang nangyari kay Isa. Ah, hindi po. Aksidente po ang nangyari dahil para naman kasi siyang baliw. Hindi ko po kasalanan yun, Chairman. Ang totoo, siya po may gawa nun. Sino po ba sa inyo ang baliw na yun? At sinaktan niyo ako. Tumigil ka! Si Isa rin ang sinasabi ng baliw. Siya ang anak ko. Huh? Oh? Yung baliw na... Ah, mali. Ang ibig mo sabihin, Chairman, si Isalihi, anak niyo po. Kahit hindi ko alam kung anak ko ang biktima, pag naiisip kong sinuportahan kita, parang gusto ko na hukayin ang libingan niya para patahingi ako ng tawad sa kanya. Gusto mong kitang tapusin, hindi pwede. Hindi ko magagawang pagbukat ang anak ay. Ayaw ang matulad sa'yo. Masahol ka pa sa hayop. Paano naging anak ni Chairman ang baliw na yon? Ay, Diyos ko naman. Kailangan kalmado ako. Hindi nila mapapabagsak si Miguel Kang. Tama. Nandiyan pa si Chairman Kang Yung. Usap! Bigyan niyo ako na isa pang pagkakataon kung matutulungan niyo po ako. Sa bilis ko ngayon, pinapangako ko po, paalagaan kayo ng Bokim Group. Chairman! Chairman, kumusta po? Balita po, si Chairman Shintel, iniwan mo lang sa ospital at hindi inalagaan. Ang dahilan kaya ako sinusuportahan ng Volume Group, dahil ikaw, ang manugang ni Chairman Shin. Mabuti pang alagang aso kaysa sa'yo. Ilabas nyo na yan. Ba't niyo po pinalabas? Ang mahal po nito. Isa pa po, ang painting na to, bihira. Ang lakas ng loob mo na bigyan ako ng begging painting. Pagkatapos mo ulo ko ay hihingi ka ng tulong dito. Mabuti pa, umalis ka na, ngayon din. Ano pong peke? Maniwala kayo. Ako mismo nag-ingat ng painting na to. Palabasin niyo na nga yan dito! Chairman! 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 Niloloko lang po kayo ni Daisy. Huwag kayo maniwala sa kanya. Bigyan niyo ko ng konting oras para makausap kayo. 10 minutes. Hindi, kahit 5 minutes lang. Chairman! Pakiusap po, Chairman! Ang hirap ng pinagdaanan mo. Mula ngayon, susuportahan ko ang bagong management sa abot na makakaya ko. Salamat po, Chairman. Lalo po po, patakbuhin po ng maayos ang Volume Group. Matutuwa po nito ang lumaapong ama. Sigurado po yun. Chairman! Busy ako. Anong problema? Ha? Huh? Ano? Yung mga gamit? Thank you.
pangalan sa asawa mo, hindi ba? Baka hindi lang alam ng mga tao na yan. Kaya tuloy, ganito ginagawa nila, tama? Mama, ang totoo si Heather, siyang ang asawa ko pala. Naloko ako. Ano? Nagalim ka, ma? Ibig mo sabihin ko talaga nagbigay ng mga gamit? Ano mo ginawa mo? Bakit mo binigay-gay sila at ang pera mo? Bakit? Ikaw, alam mo bang si Daisy yun? Ay, ikaw talaga! Nagkamukhang magkamukha nga yung dalawa eh. Naglagay lang ng wikit saka nagsuot ng salamin. Hindi mo man lang nakilala. May problema ba yung mga mata mo, ha? Gunggong ka ba? Ma, pasensya na po. Ay, kayo rin ba? Ano nangyari? Ay, kami kasi, no?